Na ay lima kabutang na makonsider na to as a financially free person. First is what you call good cash flow. Na akay kwarta na gasulod every single month, na apo kay kwarta nga nagapagawas every single month, and dapat na ay mabilin. Number two, wala kay overdue na utang. Mutuo mo sa dili, kitang tanan natin utang. Example, the moment mo gamit na kuryente na matay utang sa aboitis. Pero the reason why nga na ito dili maputlan is because ginabayaran man na ito siya on or before the due date. Pero kung naana kay overdue na utang, putpasabot, nanlisod na ka og manage sa imong finances. Number three, emergency fund. Mone siya ang 3 to 6 months to even 1 year worth of your expenses. Ganong ina naman, para in kaso lang na ay mahitabo sa imuha, like mawad ang bakagtrabaho, musaka ba yung expenses na yung mga emergencies na mahitabo, na kay kwarta na pwede nimo gamiton. Instead na mangutang ka, nakatigong pagkwarta for your emergencies. Ikaapat, insured. Ang insurance guys, dako kay na siyang tabang during situations na massive or major. No, kanang hospitalization, ICU. And ikalima, diversified investments. If you notice here, the word is diversified. Dili pwede isa lang. Naanong ipanahon ng isa kabuok stock, kay taas ang iyang value, na po isa kabuok stock, na baba ang value. Ang financially stress, baliktad lang. Bati ang iyang cash flow, daghan siyang overdue na utang, wala pa dyan siya emergency fund, dili pa dyan siya insured, wala pa dyan siya investments. Ingon nila, money is not everything. Ako mutuo ko na. However, it affects everything in your life. Kasagaran sa mga taong financially free, nindot ang ilahang relationship. Kung sakto ang iyang pamaagiha, kung sakto ang mindset, sakto ang iyang paggamit sa kwarta, dapat nindot or malipayon ang ilahang relationship with their family members, with their kamag-anak, with their friends, with their business partners, inana ba? Ikaduwa, you can sleep well at night. Kanang tulog nimo, isakto jud siya ba? 8 hours, usahay 10 hours siguro, depende kung sa imong sleep pattern. Mga pangandoy nimo sa kinabuhi, kay maabot nimo siya. Ingon nila, libre lang mangarap. Tinuod na siya. Pero the moment you want to achieve your dreams, nana siya gasto. And ikaapat, good ang imuhang health condition. Pag once na akay bation, pwede ka maato sa doktor without thinking about kung pila imong bayaran na professional fee niya, doctor's fee niya, and kung naapod siya i-reseta sa imong natambal, kailangan ni muna sundon. Ang financially stressed naman is the total opposite. Kasagaran, sad ilahang relationship. In fact, one of the major reasons kano nag-away or nagkaroon og mga broken families is because of money. It is not the only thing, pero dako jud siya na factor. Financial nightmares. Alas 2, alas 3, alas 4 sa buntag makamata ka thinking about unsaon nimo pag-ikya sa imong giutangan. Ang pangandoy nimo, pangandoy gihapon hantud karon. Most probably, bati pod ato ang health condition. Kay kun natay bation, nagsakit atong ngipo, nagsakit atong likod, nagsakit atong lawas, instead na magpa-check up ta, dili na lang ta magpa-check up kay hadlok ta magkagasto. Which life do you prefer ba? Do you want to be financially free or do you want to be financially stressed?